Yon na, welcome back to my YouTube channel mga tol. Again, Cheng Apalan, The Frequency Production. At maraming salamat sa patuloy na supo-suporta sa inyong sa YouTube channel ko. At syempre sa inyong lahat. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-labas ng bagong video. Amazing! But syempre, vape muna tayo. Ha! Hinihingal na ako. Yon, matagal-tagal tayo hindi nakapag-labas ng YouTube video or content dahil sobrang busy natin. Saan? Sa community pantry, sa buhay-buhay, sa utos ng nanay, sa utos ng asawa ko. Yes, sa mga tuwid, atchoy po tayo ngayon. No? So, walang show, nandito lang tayo sa bahay, busy sa pag-alaga rin ng bata. Marami pang iba. So, yun. Again, kaya lang ako nag-video ngayon, magkikwentuhan lang tayo saglit. Magbabalita lang ako ng mga good news na nangyari sa akin, dumating na blessings, at mga bad news din, syempre. Pero syempre, mas lamang yung good news dyan. Yun naman talaga yung tunay. Hindi mo man nakikita lahat, pero lamang yung good news dyan. At bago yun, may isa pa ang bago, unahin ko muna unang good news, no? At shoutout nga pala syempre sa mga tropa, lalo na sa Vapor Station. So, mga tropang vapers dyan, ito yung na-score kong bagong news. Ito yung una kong good news sa inyo. Lumabas na po ang taran! Yun! Fat Bastard Light! At ito isang good news, oh, bagong flavor, Almond Cupcake. Grabe tol, napakasarap nito. Tunay sa tunay, ah. Hindi pa man din ako parte ng sirkulasyon ng vape industry before. Kumbaga, nagbe-vape lang ako, bilibili. Pinaka-favorite yung juice talaga. Fat Bastard yung pistachio sundae. At sumunod din yung strawberry treats nila. And then, sumunod yung blueberries and cream. Pero, na natikman ko to, Almond Cupcake ay the best. Tapos, Fat Bastard Light. Ayan, hindi kasi ako masyadong, mataas, magnet, unique levels ko. Hindi, 6 lang, ganyan. Pero, ito grabe, oh. 3 mg, pero yung kate ay... At tama, lupit nito, tol. Isa lang to sa good news, ha. Isa lang to sa good news ng Fat Bastard sa mga tropa, lalo sa maker nito. Isa lang sa hinatid niyang good news. Itong bagong flavor na nilabas niya na Almond Cupcake. Pangalawang good news nito, tol. Mas pinamura to. 100 ml, 200 na lang siya SRP. Whew! Ganun siya solid. At isa pang pinakamalupit, no. Kahit sabihin mong bumaba yung SRP niya, tol, wag kayo mga tol. Hindi porkit pinababa yung presyo, bumaba yung quality. Mga tol, mas naging true rate siya, mas pinamura. Bakit? Siguro ganyan kalupit yung maker natin, na isip niya na syempre pandemic ngayon, ginawa rin niya pandemic rate yung juice, di ba? At saka kilala nyo naman yan, Vapor Station syempre. Vapor Station syempre mahilig yan sa mga budget friendly na bagay-bagay. Syempre sa juice at nako, hindi naman kumbaga, mukha lang mayaman yung may-ari niyan tsaka maker ng Fat Bastard, pero nagsimula rin yan sa wala. Kilala ko yung taong yan, kaya ramdam niya pagka kailangan niya ibaba yung presyo, ramdam niya yung nararamdaman natin mga vapor, mga consumer syempre. Anyway, naisingit ko lang naman yan, yun nga, gaya nga sinasabi ko, shoutout to sa dumaan, siya na naman yung may-ari ng kalsada, sino kaya yon. Anyway, isa lang yan sa mga naisip natin, pero hindi talaga yan isa sa mga topic na isingit ko lang kasi ngayon ko lang talaga siya tinikman, ngayon lang ako nakabili, pero last week pa yata ito na-release. Ang sarap talaga. True rate talagang, hindi na naman tayo makapag-yosi nito. So, sa mga tindahang nabibilihan natin na yosi, hindi na naman tayo makapag-yosi. May masarap tayong juice. Syempre, galing sa Fat Bastard yan. At ayun, mga tol, hindi siya sama sa good news, pero dahil, ayun nga yung balita, nababasa ko sa mga posts. At syempre, natikman ko rin yung items. Yung juice, natikman ko rin siya. Talagang good news. Mura na, masarap, true rate, bagong flavor. At syempre, titikman ko rin yung ibang pagkaubos nito. Syempre, konti lang pera natin ngayon, tol, eh.
pag natikman natin yung ibang flavor, susunod kung may nagbago ba, mas naging true rate, mas tumabang ba, o ano, yung totoo tayo sa totoo, hindi tayo plastic, okay. So, isa sa mga good news natin, at nababanggit ko lang pala sa community pantry, no, mga tol, yung community pantry na nagginawa ko, no? Last week lang, yung Tuesday, wow, tol, congratulations, syempre, sa akin, sa sarili ko, sa pamilya ko, sa tropa, at nakasama ko mag-organize, mga pinsan, mga fraternal brother ko, uy, sobrang solid. Actually, tuloy-tuloy siya. Nagpahinga lang kami ng Sabado at Linggo kasi syempre masyado na kami exposed sa tao. Puyat kami araw-araw, pero worth it kasi napakasaya nun. Sa araw-araw nakikita mo yung mga may kailangan na pantawid-tawid na food packs. Yun, which is yun yung pinapamigay natin, pantawid-tawid nila, at least ulam man lang nila sa isang araw, maitawid natin, maibigay natin tulong. Actually, hindi lang naman sa akin galing yun sa mga donation ng mga kaibigan, na yung iba naman ayaw magpabanggit, at yung iba naman kumbaga hindi pa siguro napapanahon para mabanggit, kasi actually kami naman hindi yung mission naman yan ng pantry na to is para magbigay ng tulong, hindi para i-post kung sino yung mga nag-donate, magdo-donate. Kasi community service po ito. Hindi ito politika, hindi rin po papogian. Sino yung nag-donate, ipopost, ay, leche. Kaya kung kayo magdo-donate kayo, tapos ipopost nyo lang, magmamalaki kayo. Okay, yun lang po masasabi ko. Huwag na kayong mag-donate. Hindi ako nagmamalaki, pero huwag na kayong mag-donate kasi alam nyo bakit. Marami yung nag-donate, hindi naman nagpa-picture. Hindi nagpapapost. Tapos ikaw magdo-donate ka para magpa-picture, ay luko-luko. Huwag na lang, di ba? Huwag na lang talaga. At yun yung isang good news ko. Tuloy-tuloy yung pantry. Kasi, to be honest with you guys, hindi ko inaakalang haba ng ganun. Actually, bukas meron pa ulit kami. Tuloy-tuloy, ang dami pa pong stocks dito sa bahay na hindi naman sobrang dami. Kumbaga, tatagal pa ng 2 to 3 days. Kasi kinokontrol din naman po namin. At alam mo yun, kahit napahinga kami, may dumagsang tulong. Ipapakita ko yun sa inyo mamaya. Yung mga bigas, itlog. Ayan o, sige, pakita na natin yun ba. Ayan yung mga itlog pa o. Hindi pa namin nabiprepare. Ito yung dumating kanina o. Condiments. Tapos may mga noodles dyan. Tapos may mga sako ng bigas, kalahating kaban, na may mga bigas na nakapak na, ay solid talaga. Sobrang solid. At ayun, yun yung pangalawang good news. Tuloy-tuloy yung community service natin, yung community pantry natin, na kung saan ang mission natin, magbigay talaga sa mga walang-wala. So, hindi ko na muna masyadong tatalakayin yan kasi tol, baka sabihin nagpapapogi tayo, pero talagang sobrang nakakataba lang po ng puso na sumugal lang talaga ako eh. Sabi ko dun sa mga pinsan ko, bahala na talaga. First day worth kulang 5,000 worth ng goods yon. May vegetables, may gulay, isa lang yun, may mga gulay, may mga gatas, may kape, may bigas, di ba? At all in all, tol, in 30 minutes, ubos yun. Actually, pinanghinaan nga ako ng loob kasi dinumog yun eh. Dinumog yung pantry. Kumbaga, nag-i-explain pa lang ako. Dinumog yung pantry. Hindi nila ako binigyan ng pagkakataon na ganito, ganyan. Tapos, yun, medyo nawala yung social distancing sa first day. Talagang nanlumo ako. Kumbaga, ano ba yan? Ano ba nangyari? Pero, maniniwala ba kayo, nung 30 minutes na yun, talagang ang gulay na lang nun, sigarilyas na lang eh. Tas, tinapay na lang. Biglang may pumaradang sasakyan, tol. Hindi ko talaga ilala. Hindi namin kilala. Mag-asawa, biglang bumaba. Talaga ba? Libre lang to? Sabi nilang ganun. Opo. Sige, saglit lang. Nagbaba silang tatlong tray, tol. Tatlong tray na itlog. Out of nowhere. Hindi namin silang ilala talagang personal. On that day, ayun lang yung first time na nakita kami. Sobrang solid. Doon ako nabuhayan na, uy, tuloy lang, sige. Hanggat may nagbibigay, itutuloy lang namin. Yun nga po, pang 5 days na bukas,
Kasi pahinga rin kami kaninang Monday kasi nga po hindi medyo maganda yung panahon. So, tuloy lang. Gaya niyan, no, Sabado, day off namin, may nag-donate ng bigas. Linggo, may nag-donate din ng ano, ng may nag-donate din ng itlog. Sobrang solid talaga. Nagpapasalamat ako talaga sa lahat ng support. Sa lahat ng support ang tunay, sobrang solid nyo. Hindi ko na kayo may isa-isa. Actually, hindi lang naman yan supporta sa akin. Siguro nakikita din nila na ano, no offense meant ah, sa lahat ng may pantry. Nakikita nila na may nakapagsabi lang din kasi sa inyo kami magdo-donate kasi hindi nyo na pinopost eh. Totoo to. Hindi nyo na pinopost eh. Ayaw kasi namin nung pinopost. Baka pwede pakiusap magdo-donate kami, huwag mo na kami i-post. Kasi hindi naman papaugian eh. Yun yun, tol. Yun ang sabi din nila. Hindi papaugian. Kaya yun, in-adapt ko na rin, which is totoo naman. Hindi naman talaga papaugian. Wala naman talaga sa mission yan. May mga totoo po to, may mga tumulong na sa politika, kasama ko sa politika, pero never nila na ano, na i-post. Hindi sila naghangad na, SK, ah, post mo yan, ah, nag-donate ako. Walang ganun, wala po ganun. Sobrang, ano. So yun, siguro gagawa na lang ako ng isa pang vlog para pasalamatan silang lahat. Ngayon, naisingit ko lang naman, isa yun sa good news. At eto na talaga yung isang good news ko. Dahil nga dyan, niniwala talaga ako sa good karma, sa mga nangyari. Ang good news ay, nadagdagan po ng bagong member yung family namin. Which is, yes, nadagdagan po. May bago po tayong baby. May bago ang baby. Congratulations po sa akin, sa amin ang asawa. At ito po ang aking bagong baby. Papakilala ko siya sa inyo. Yay! Ayan, tulog pala. Yes, Cheche. Yes, isa siyang Shih Tzu. Yes, may nagbigay. Actually, pinapick up lang sa akin yung pinahay Marcos. Kising pa yung aking uniko iho. Uniko iho kasi isa lang sila. Actually, dalawa silang kids ko. Kilala nyo na yan. Si Cheche. Huwag mo na siyang kisingin, ha. Yes, si Cheche, isa siyang Shih Tzu. Yung breed niya, kung may nagtatanong. Kung 100% na Shih Tzu, hindi ko po alam. It doesn't matter sa akin kasi bigay lang yan. Ito yung kwento. May nag-donate ng itlog. SK, pakikuha na lang sa bahay. Nung kukunin ko na yung itlog, nagbiro lang naman ako. Ano po ba? Kasama po ba itong tuta? At ang sabi nung nanay, sige, pumili ka na. Eh ako naman, mabait ako. Masunurin tayo. Pumili na tayo. Yan, inuwi na natin yan. Sobrang blessed natin. Ayun yung ba siya yung bagong member ng family namin. Si Cheche. At napa-deworm na namin siya kanina. Siyempre sa Ujobo, shoutout nga pala doon. At yun. So, binalita ko lang sa inyo, soon magkaarto yun, isang pang content na tungkol dito kay Cheche. Sa pagpapaturok niya ng 5-in-1, sa pagpapabaksin niya, tsaka siyempre doon sa documentation kung paano siya lumaki. At yun. Number one rule dito sa mga makukulit na to, syempre pag nilalaro nila si Cheche, after and before and after rather, kailangan nila maghugas ng kamay. Syempre pangalawa, hindi nila pwedeng lapitan pag kumakain. Tama ba? Nahihiya siya. Yun. Yun lang. Ang isang bad news. Kahapon, nagsisigaw na lang yung anak ko tsaka yung dalawang anak ko kasi dito sila, nandun ako sa loob, nagpapahinga ako eh. Bigla na lang, daddy, yung tent, yung tent po nung community pantry namin is tinangay. Actually ah, alam nyo kung gaano kalayo, may limandi pa po yung layo nung tinalsik ng tent. Nasira po yung tent natin. Nung tinanong ko yung mga nakakita sa bahay, sabi nila, hindi ako sure, sabi nila, ipo-ipo daw. Anyway, magpapasalamat pa rin naman po ako kasi walang tinamaan tao. Nasira man yung tent, napagawa naman po natin. Ayan, so nahiraman ko ng tent, pasensya na po kayo, hindi ko rin naman ginusto. Wala pong may gusto nun. At yun,
yun lang aking sa pang good news doon pala, napagawa naman natin yung tent. Yun. Again, maraming salamat sa inyo guys. Yun lang na may babalita ako. Macho, tawag ka na. Yun, so yung good news ko, maraming dudonate sa community pantry. Shoutout dun sa Fat Bastard, sa bagong flavor ng juice line na yun, sa vapor station, at syempre shoutout sa nagbigay nung aso namin bagong alaga kay Tita Mel. Ayan, shoutout Tita Melissa. Maraming salamat po. At yun lang guys, don't forget to like, subscribe para ang ating YouTube channel. At syempre, sige, sa mga gusto pong mag-donate sa community pantry, i-message nyo lang po ako. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat sa suporta nyo tunay. Yun lang, bye-bye!